ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw muli sa iyo. Kasama na rin ang lahat ng mga tagapakinig dito sa channel mo. Si Anthony muli dito at nagbabalik para ipagpatuloy ko ang aking kwentong pag-ibig na nag-umpisa noong college student pa ako. At maraming salamat din sa mga listeners mo na walang sawang nakikinig sa mga padala naming mga kwento o experiences ng aming buhay. At sana kahit kaunti ay kapulutan din ng aral or inspirasyon. Kuya E, sa pagpapatuloy ng aking buhay sa KSA, 5 buwan na ang lumipas. Ang lumipas noon at napabilang na ako sa isa sa nagkaroon ng hindi inaasahan na relasyon sa isang lalaki doon at iyon ay sa katauhan ng isa sa Pilipino rin, si Engineer Jake, na nagkagusto at nagmahal sa akin. Nasundan pa ang aming ginawang pagpapaligaya sa isa't isa, dulot na rin siguro ng kalungkutan. Matindi pa rin ang pagpapakita at pagpaparamdam ni Engineer Jake sa akin ng kanyang pagmamahal. At dumating ang pagkakataon na kailangan ko nang ipagtapat sa kanya ang katotohanan dahil hindi ko maibalik sa kanya ang pagmamahal na yun. Kuya E, mahal ko si Ray. May college love and best friend at alam ayaw kong mawala siya o masayang ang matagal na panahon na binuo at pinagsamahan namin mula pa noong college days. Alam ko sa sarili ko na darating ang panahon na magkikita muli kami pagkatapos ng aming mga work contracts sa KSA. Kuya E, isang gabi na napadaan si Engineer Jake sa aking kwarto ay ipinagtapat ko na lahat ng katotohanan ng aking sitwasyon at kung bakit hindi ko siya pwedeng mahalin. Engineer Jake, may mahal na akong iba at lalaki rin siya. Nasa KSA siya pero hindi dito. Hindi siya nakapagsalita at nakatitig lang siya sa akin na sobrang malungkot na narinig mula sa pagtatapat ko na yun sa kanya. Niyakap niya ako noon at pinabayaan ko lamang siya para kahit papaano ay maibsan ng kaunti ang mabigat niyang naramdaman sa mga oras na yun. Anthony, meron akong hiling sa'yo at yun ay sana wag mo kong pagbawalan na makasama at makausap pa rin kita maski may iba ka ng mahal, ang malungkot niyang sabi. Kuya E, yung gabi na yun ay puno ng malungkot na emosyon at humantong muli sa pagpapaligaya namin sa isa't isa. Malungkot tapos nagpaligaya. At dahil wala naman kaming trabaho kinaumagahan ay doon na rin sa kwarto ko natulog si Engineer Jake. Nagpaubaya ako sa mga matatamis niyang halik at pareho naming pinagsamahan ang pangangailangan ng mainit naming katawan. Naramdaman ko ang pagmamahal ni Engineer Jake sa magdamag na yon. Kuya E, nagsabi na rin ako kay Engineer Jake na huli na yon at hindi na dapat ulit mangyari. Yes, Kuya E, may dahilan at panahon pa na itinigil ko at itinuwid ang aking pagkakamali. Nasaktan kong labi si Engineer dahil hindi ko maibigay ang pagmamahal ko. Ngunit hindi ko naman pinutol ang pagkakaibigan namin at pwede naming ipagpatuloy ang pagkakaibigan na walang temptasyon ng pagnanasa sa katawan. Kuya E, lumipas pa ang mga araw noon at nagkaroon na ako ng peace of mind. Ginugol ko na lamang lahat ng panahon ko sa trabaho. At habang si Engineer Jake naman, unti-unti na rin na nanatanggap ang katotohanan. Sinabihan ko rin siya na mahalin niya ang family niya. Nakita ko na may lungkot pa rin siya kapag nag-uusap kami or nakikita sa ospital. Paminsan-minsan ay lumalabas rin naman kami na magkasamang kumain at mamasyal sa city center at kasama pa rin ang iba naming katrabaho. Isang umaga sa trabaho ay tinawag ako ng lab director at tinanong ako kung pwede akong hiramin from IBF lab to relieve a shortage of technologies sa blood bank department for the duration of 1 month.
Nakita nila ang work profile ko na competent ako at may experience sa BB at pumayag ako. Nagsawa na rin naman ako sa kahahawak at kaamoy ng iba't ibang klase ng krema sa IVF lab at pagkakataon ko na yon para maiba naman ang maamoy ko. Ibang mga tao na naman ang makasalamuha ko ng mga nationalities at ako lang ang Pinoy doon. Mabuti naman ako sa bago kong responsibility sa blood bank. Pero Kuya E, may isang Egyptian doctor na parang iba kung makatingin. At kung panghapon ako ay lagi siyang nakatambay sa work ko. Work area, pag nakikita niya ako, dahil ang opisina niya ay doon malapit din sa blood bank department. Siya pala ay isa sa mga hospital directors. At panghapon or gabi ang schedule niya. Si Dr. Ezan, may tangkad na 6'3". Medyo kulot ang buhok, mapupungay ng mga mata at maputi at malinis din sa katawan at pananamit. All doctors wears neckties too. Mabalbon siya at katamtaman ng hubog ng katawan. Guwapo si Dr. Ezan. Kuya E, isang gabi, I have to do a night shift at si Dr. Ezan ay overnight shift doon. Nagkaroon ng emergency trauma sa ER at masyadong busy ako. Nagpunta si Dr. Ezan para tulungan ako sa pagkuha ng mga blood donors information. Dahil marunong siya sa Arabic ay napapabilis ang aking pag-fill up ng mga blood donor forms ng mga relatives and friends of those needing urgent transfusions. Kuya E, natapos din ang lahat at mag-uumaga na noon. Si Dr. Ezan ay dinalhan ako ng kape para daw hindi ako antukin. You did a good job tonight, ang sabi niya. Ngumiti lang ako. Sinamahan pa rin niya ako at nakipagkwentuhan at sabay sinabi na, you're very smart, Anthony, and I like you. Kuya E, nakatingin lang ako sa kanya na hindi ko alam kung paano ako sasagot sa mga oras na yun. Thank you, Dr. Ezan, ang sagot ko na lang. Kuya E, dahil isang buwan akong hiniram sa blood bank department, ay isang buwan din kaming nakikita ni Dr. Ezan dahil siya ang scheduled night shift hospital medical director sa buong buwan na yun. Nandoon yung palagi niyang pagdadala ng night snack sa akin at nakikipagkwentuhan. Nalaman ko na rin na 33 years old siya at wala pang asawa. Kuya E, nakita ko na minsan ay iba na ang tingin ni Dr. Ezan sa mga titig niya at isang gabi ay nagsabi siya sa akin na imbitahan niya ako sa kanyang villa for the weekend. Hawak at sabay pagpisil sa balikat ko. Anthony, please do come. You will enjoy swimming, sabi niya. Tinanong ko siya kung anong okasyon at sino-sino ang mga ibang dadalo at sabi niya ay kami lang dalawa sa unit niya. May private pool daw ang villa accommodation niya at pwedeng mag-swimming ako doon. Kuya E, napaisip ako noon ng malalim. Nagtatalo ang isipan ko at nagdahilan ako na hindi marunong lumangoy. I asked instead, is there a basketball court enable? No, ang sagot niya na napatawa. Kuya E, that morning ay sinuwerte naman at nakita kami ni Engineer Jake. At nagkwento ako kasi kailangan ko ng advice bilang kaibigan maliban sa sarili kong desisyon. Anthony, huwag kang sumama kasi mag-isa ka lang, okay? Ang sabi ni Engineer Jake. Kung gusto mo, sabihin mo sa kanya na isasama mo ako at iba mong kaibigan na staff. Ayaw kong mapahamak ka at hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bakit hindi kita pinigilan? Anthony, ayaw kong pakialaman kita. Kung gusto mo at dahil may pinagsamahan na tayo at mahal pa rin kita, ay mabuting umiwas ka sa mga pwedeng hindi magandang mangyari dahil may mga lalaki na pinagsasamantalahan dito. Sa laki ba naman niya? Paano kung painumin ka niya ng gamot? Babala sa akin noon ni Engineer Jake na may pag-aalala. Kuya, ay hindi ako sumama sa imbitasyon ni Dr. Ezan at nagmula noon ay sadyang umiwas na ako. Alam ko na yon na yun ang dapat kong gawin at ayaw ko rin na mapahamak kasi
pagsasama ka ay ibig sabihin noon may gusto ka na rin. Simple logic din. Kuya, iisang buwan ang nakalipas at natapos na ang paghiram sa akin at bumalik na ako sa IVF laboratory. Isang umaga ay tinawag naman ako sa main IVF office. Kinabahan ako masyado noon at baka may pagkakamali ako sa blood bank. Or worst scenario ay baka may isinumbong si Dr. Ezan. Mabuti nga yun para pauwi na ako sa Pilipinas. Ang nasa isipan ko noon. Kuya E, nag-report ako sa opisina at parang may pamilyar na mukha akong nabungaran. Yung taong nag-interview sa akin sa Pilipinas 7 months ago, hindi ako nagkamali. I'm Dr. Side. Do you remember me? Yes. And thank you for hiring me. Ang sagot ko naman sa kanya. Si Dr. Said pala ay Saudian na educated in London, England. Do you have any idea why I called you? No, doctor. Ang sagot ko. I learned from your boss at IBF that you are very competent and performing very well, and because of your ability, I chose you to go with me to London. We both will attend a 3-week embryology seminar and training sessions to learn more about the IVF procedures. Call me tomorrow and I will ready make the arrangements for our flight, hotel and visas. Kuya E, napakalaking pagkakataon at oportunidad pero ayaw ko at hindi ko tinanggap, maski na libre lahat ng gastos. Ayaw ko rin kasing isipin noon na baka may halong ibang motibo si Dr. Said kung bakit ako ang gustong isama at meron pa naman ibang qualified na tao at kalahi pa niya maliban sa akin. Kuya E, lahat ng kasama ko noon ay nang hinayang sa aking desisyon kasi nga libre na lahat yun pero sarili ko at ako pa rin ang magdidesisyon. At nag-ingat lamang din ako noon. Maraming pwedeng mangyari na pagsisisihan ko balang araw at saka hindi naman ako babalik pagkatapos ng 2 years kontra ko sa KSA at sigurado ako. Kuya E, sa mga panahon na yon ay tumawag din ako noon kay Ray at pareho kami nang nasa isipan. Mahal, paano kung may kapalit? Alam mo yun at ayaw kong mapahamak ka. Wala akong tiwala dahil nagkakagusto sila sa lalaki. Pagtutol rin ng best friend ko noon. Kuya E, minsan napag-isipan ko rin na hindi lahat ay may mabuting hangarin ng tao, lalo na kung nasa ibang bansa ka. Mahirap, basta na lang magtiwala. Yung lang din ang nasa isip ko noon kaya inayawan ko ang pagkakataon na yun. Hindi lahat ng bagay, maging anuman ito, bigay na libre o isang pagkakataon ay susunggaban ko na agad. Minsan, kailangan din na mag-isip para hindi ako magsisi o mapahamak. Lumipas pa mga araw, may mga nakilala na rin ako noon na mga babaeng Filipino nurses sa main hospital. May nagustuhan rin naman ako, pero lagi may pumipigil sa aking intensyon at hanggang doon na lang at nawawala na. At hindi nang katulad ng iba, ang hangad ay makipaglaro lamang. Isang hapon, pagdating ko ng room accommodation ay merong isang blue teddy bear na nakatali sa doorknob ng room ko. Nagtaka ako kung sino ang naglagay. Merong isang card sa likuran nito na may message, "From a secret friend, have a good night." Wala akong maisip kundi si Engineer Jake. Tumawa na lang ako noon. Tinanong ko si Engineer Jake pero hindi umamin. Kuya E, kung meron mga group chit-chats at tinatanong kung may asawa or girlfriend ako, ay sinasabi ko na lang na I'm ready engaged para wala nang maraming storya. Kuya E, malungkot, masaya, maintriga ang naging buhay ko sa bansang yun. Pero dahil sa temptasyon at pangangailangan ng katawan, nakagawa rin ako ng mga bagay noon na hindi dapat. At nilagay ko na lamang ang mga yun sa aking secret lockbox, parte ng aking mga nakaraan. Kuya E, napakabilis ng panahon at 6 na buwan na lang noon, matatapos na ng aking 2 taon na work contract. Isang araw, I received a long distance call from Ray, my best friend. Mahal, nagpapaalam ako sa iyo dahil hindi ko natatapusin ang kontrata ko. May Navy recruitment schedule sa Pinas.
sabi ng kontrak ko doon at kailangan kong habulin. Ikaw lang ang pagsasabihan ko nito, okay? Masaya ako at sana matupad mo ang pangarap mo na yan, ang sinagot ko naman. Kuya E, hindi nagtagal ay nakauwi na si Ray sa Pilipinas at sumulat siya na nakapasa siya sa physical screening, written examination at final interview niya. Nagsimula noon, dumalang na rin ang pagsulat niya at naintindihan ko naman dahil sigurado ako noon na busy na siya sa pag-aayos ng mga requirements niya. Kuya E, mabilis na lumipas ang panahon at dumating na ang araw para makauwi na rin ako pagkatapos ng 2 taon ko sa KSA. I did not renew my contract anymore to the dismay of my employer. Wala din naman silang magawa kung ayaw ko at marami pa akong plano sa buhay ko. Nakauwi at dumating na ako ng Pilipinas. Dinatnan ko pa rin ang best friend ko at hindi pa siya nakapag-umpisa sa training niya sa US Navy. Kinaumagahan ng pagdating ko ay nakita kami ni Ray. Sobrang saya ang isa't isa. Napag-alaman ko na umalis na rin pala ang mga nurses na atin niya at nasa Amerika na sila. Nagyaya si Ray na lumabas kaming dalawa at expected na namin yon. Kuya E, humantong yon sa isang hotel na kung saan kami nagpalipas ng buong gabi. Sa sobrang pagkasabik namin sa isa't isa ay wala kaming sinayang na sandali sa unang pagtatagpo namin ng matalik kong kaibigan. Walang nagbago, mainit na pagyakap at pananabik na paghahalikan. Anthony, namiss kita ng sobra at napatunayan ko sa sarili ko na mahal kita. Sana hindi na muli tayo magkahiwalay. Ikaw lang naman ang nang iwan noon, ang pagbibiro ko naman. At mahal kita, college pa tayo, alam mo yun, walang nagbago. Kuya E, alam mo na at ang mga listeners kung ano ang mga nangyari sa loob ng isang kwarto ng hotel ng 2 tao na sobrang nananabik sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, nakita na rin kami ni Cheryl at napaiyak na naman siya. At hindi makapaniwala na ang 2 taong umalis ay bumalik na sa haba ng panahon niyang pinakahihintay. Kuya E, ang aming pagkakaibigan ay hindi rin nagbago. Nandoon pa rin ang dati naming barkadahan. Makalipas pa ang ilang linggo ay nakatanggap na si Ray ng sulat galing sa kanyang Navy recruiter na pinapaalis na siya for 6 months. Field training at yun ay mangyayari sa Amerika. Isang taon din naman ako siyang naghintay at natupad na niya ang kanyang pangarap. Malungkot man ay kailangan ng umalis muli ng matalik at mahal kong kaibigan. Isang araw bago mag-report si Ray ay hiniling niya na samahan ko siyang mag-pack up ng kanyang mga gamit kasi may checklist kung ano ang pwede at hindi pwedeng dalhin. Gabi na noon na natapos kami at hindi na niya ako pinauwi. Naintindihan ko na ang gusto at ibig sabihin at alam ko na rin yon. Sa gabi na yon, pinagsaluhan muli namin ang mainit naming katawan at pinadama ang pagnanasa at pagmamahal sa isa't isa. Mamimiss muli kita ng sobra, ang malungkot niyang sabi. Tahimik lang ako dahil pinipigilan ko ang sarili kong maramdaman noon. Mas mabigat ngayon kaysa una niyang pag-iwan sa akin. Kinaumagahan, gumising akong malungkot, nagbihis, yumakap at humalik sa kanyang mga labi sa huling pagkakataon. Mag-ingat ka lagi at mahal na mahal ko, ang best friend ko. Huwag ka nang tumawag bukas, gawin mo na lang ang dapat at gusto mong gawin. Okay? Ang malambing ngunit malungkot kong sabi. Niyakap ako ni Ray ng walang ibang sinabi kundi, Anthony, andyan lang ako at sana huwag kang makakalimot. Mainit na halik niya sa aking labi, sabay mahigpit na pagyakap sa akin. Kuya E, yun lang ang natandaan ko nang sinabi niya at sinabi ko sa kanya, lumabas na ako sa kwarto at apartment at hindi na ako lumingon pa. Umuwi na hindi ko pinakita ang pagluha ko sa kaibigan ko at sakit sa aking dibdib sa paghihiwalay na yon. At gaya ng dati kong ginagawa pag malungkot or something is not right with my emotions ay umiinom ako ng
Cup Zero para makatulog dahil hindi ako umiinom ng alcohol. Umuwi ako at nagbakasyon ng ilang araw sa aming probinsya at dinalaw ang aking mga magulang at kapatid. Kuya E, makalipas ang ilang buwan ay wala na akong narinig mula sa mahal kong kaibigan. Maging si Cheryl ay wala din ni isang sulat na natanggap at tuwing tawag niya sa akin ay wala akong narinig kundi ang kanyang pag-iyak. Kuya E, kung sana alam din ni Cheryl kung ano ang nararamdaman ko, kung ano ang meron kami ni Ray mula pa nung college kami, pero minsan ramdam ko na kahit kaunti ay may alam si Cheryl. Sana malaman na lang niya para magalit na lang siya sa akin at para lumayo na lang ako na may dahilan sa best friend ko. Pero hindi ko makayang gawin yun noon dahil nangako kami kung ano man meron kami ay nasa amin lang yun. At biglang dalawang lalaki ay kami lang din at bilang dalawang lalaki kami lang din na nagkakaintindihan. Kuya E, isang araw ay nakatanggap ako ng overseas call galing sa kapatid ko sa Amerika. At sabi niya, may opening sa isang hospital kung saan siya nagtatrabaho at kung gusto ko raw, lalakarin ng hospital ang aking working visa para makapagtrabaho doon. Sinabi ko na magpapatuloy ako sa School of Medicine at nag-aantay ako ng results of my applications sa universities na gusto ko. Pero pinapili ako. At dahil na rin sa isang magandang opportunity for my future career sa USA ay pinagpaliban ko na muna ang pag-enroll sa medicine proper. Pinadala ko ang lahat ng papeles na kailangan at hindi nagtagal. Nagkaroon na ako ng approval of a three years working visa after passing my interview sa US Embassy noon. Kuya E, fast forward, umalis ako muli papunta this time sa USA. Hindi na rin ako nagpaalam kay Cheryl. Malulungkot lamang siya. At napakalungkot man ay wala na rin ako natanggap na sulat galing sa best friend ko bago ako umalis papuntang USA. Kuya E, naintindihan ko naman dahil mahirap ang US Navy training at alam ko magkikita pa rin kami. Hindi ko lang alam kung kailan. Nagpasalamat rin ako at nakarating na rin ako sa Estados Unidos at kailangan ko na naman harapin ang mga bagong hamon pagsubok ng aking buhay, profesyon, pag-ibig na naghihintay para sa akin. Kuya E, masyadong mahaba ng email ko pero hindi pa rito nagtatapos ang aking love life story. Apologies for some delay. I'm still frozen here. Ingat ka lagi. Take good care of your health. Cheers. Love, Anthony. Ayun, oh. Okay lang naman, wala namang problema sa mahaba. Ang hindi lang maganda kasi minsan yung sa sobrang haba. Okay, mahaba nga story, pero yun, yung tagal din eh. Napakatagal naman yung i-send o susundan. Yun. Siyempre, nakakainip din naman. Pero sino ba naman kami? Dapat lang talaga maghintay. Anyways, muli maraming salamat sa iyo, Anthony. At abangan po natin ang susunod po na letter ni Anthony muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.